Magandang araw po sa atin lahat. Ako po si Randy Noblesa ng Marinduque State College at magbabahagi ako ng papel pananaliksik tungkol sa MSCCA Creative Hub para sa pambansang komperensya ng pananaliksik sa Araling Pilipino taong 2021. So hayaan niyo akong ibahagi ang ilang mga slides para sa ating paglalahad ngayon araw. So ang pamagat ng papel pananaliksik na ito ay MSCCA Island and Archipelagic Studies o Island Studies Living Heritage Traditions and Archipelagic Network for Development o Island Studies Center and Creative Hub. So ang ating magiging daloy ay bubuo ng panimula ng mga pamamaraan at pagkatapos ay ilang mga resulta at pagtalakay at magtatapos tayo sa preliminaryong conclusion at ilang rekomendasyon. So ang MSCCA ay kumakatawan sa acronym na Marinduque State College Culture and Arts Unit at meron ito sarili mga layunin at mga tunguhin. Una ay sangayon sa ating Pangulo at sa kanyang tunguhin na magkaroon ng inobatibo na inclusive at likas-kayang panghabang buhay na pagkatuto at sa ilalim ng bagong kadawian. So sa tulong ng Pambansang Komisyon sa Kultura at mga sining ay nakakasagawa tayo ng mga kultural na pagmamapa at ganyan din sa tulong ng Komisyon sa Wikang Pilipino at sa bisa ng pagkakaroon ng regional at lokal na sangay nito sa sentro ng wika at kultura na pagsagawa din tayo ng mga linguistikong etnografiya. At ganun din, meron din tayong ugnayan sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas at ang Marinduque State College ay isa sa mga regional art center kaisa sa Sining. At ang mga layunin ng MSC Culture and Arts ay ang mga sumusunod. Una, makapagsagawa ng mga kultural na pagmamapa. Pangalawa, magsagawa din ng mga kultural na inventaryo. Pangatlo, makagawa ng mga kagamitang pagkatuto o learning materials at ganoon din ay magkameron ng mga offline at online na mga maiksing kurso. At panguli, magkameron ng ugnayan sa ating mga counterparts sa loob at labas ng ating kapuluan. At isa sa ating hangarin ay magkameron tayo ng ugnayan sa isa sa mga Center for Innovation and Social Ventures sa Mindanao sa pamamagitan ng Philippine Women's College. At nakita natin na magandang modelo to dahil lang ako ay nagsasagawa ng aking disertasyon ay nasimulan na natin mangalap ng impormasyon sa mga araling pampuok at ito ay isang direksyon na pwede nating tahakin. So ito yung struktura ng Philippine Women's College sa Davao at ito yung bumubuo sa Center for Innovation and Social Ventures. So interesante na meron silang Mindanao Folk Arts Museum and Study Center at isa to sa mga modelo natin. At sa particular, yung kanilang proseso na nagmumula sa inspirasyon sa paggawa ng mga ideya sa pananaliksik sa produksyon at pagsusulong nito at pamamahagi ay sinusundan din natin sa MSCCA Creative Hub. At isa sa ating tinitingnan din sa ilalim pa rin ng PWC sa lungsod ng Davao ay itong Tambayayong Culture-Based Creative Enterprise for Social Impact Hubs. So meron na particular na konteksto na pinanggagalingan ito sa rehiyon ng Mindanao at tinitingnan din natin ito sa rehiyon ng Mimoropa kung gaano kalapat. So ang ating mga kinahinatnan at ang talakay dito ay nagsisimula sa paglalagay sa perspektibo ng ating Culture and Arts Unit na nagsimula pa noong 2006 sa pagkakameron ng sports, ng physical education at recreation na unit o sphere
At sinundan ito ng pagkakaroon ng Teatro Marinduqueño, ng dance troupe, tsaka ng MSC Choir, hanggang sa maitatag ang Culture and Art Studies sa ilalim ng Research and Extension na unit at sa amalgamasyon ng Sports, Culture and Arts at sa kasalukuyan ay ang MSCCA, Kalinangan at Sining na tumutungo at lumalandas dito sa pagiging creative hub. So ano ba yung bumubuo sa MSCCA, Kalinangan at Sining? So kagaya ng nakita kanina, hindi naman masyadong malayo yung ating dance troupe. So ito yung MSCCA Sayaw at kasama na rin dito yung Putong Group. At ang MSCCA Dulaan naman, ito yung evolusyon ng Teatro Marinduqueño na naging MSC Theater Guild. At ang MSCCA Musika, kagaya na nakita kanina, meron tayong choir at meron din tayong bagong tatag na brass band. At sinusubukan din natin iugnayan natin literary organization o yung Litera Club. Sa larang ng pananaliksik, nakita natin isang layunin ng MSCCA ay magsagawa ng kultural na pagmamaka, magmamapa. Sa simula noon 2018 ay nasimula na natin ito sa bayan ng Mugpog at ganun din sa bayan ng Buena Vista. So sa kasalukuyan ay pinagpapatuloy pa rin ito bagamat meron ng output o kinahinatnan ang Buena Vista sa kanilang paglalabas ng coffee table book. Samantalang ang Mugpog ay umabante naman sa second follow-up visit at naghahanda para sa community validation ng kanilang mga minapang mga elemento. Samantala, ang Santa Cruz at Gasa naman ay nabiyayaan ng grants galing sa NCCA at naging daan ito para masimulan ito noong 2020 at noong 2021, buwan ng Hulyo ay nag-turnover na ng local culture profile ang bayan ng Santa Cruz at inaasahan natin ang bayan ng Gasan ay magto-turnover din ngayong buwan ng Nobyembre. So sa mga klase naman natin sa parehong undergrad at sa graduate school ay nagsasagawa din tayo ng mga pag-aaral tungkol sa toponomiya at ganoon din sa ating contemporary world na klase ay tumutok naman tayo sa creative economy at culture-based industry at kahit sa ating graduate school ay nagsasagawa din tayo ng kasunod na hakbang ng pag-aaral at pananaliksik sa mga toponomiya ay ginagawa natin itong storybook at ito ang ating kunukwento sa ibang wika o sa foreign language. At tayo din ay mapalad kahit tayo ay nasa konteksto ng pandemya na makadalo ng mga komperensya sa iba't ibang lugar sa daigdig. Nagkameron tayo ng pagkakataon na makasalo ang ating mga kasamang mananaliksik na may interest sa Araling Pilipino sa Japan Young Scholars Forum. At ganun din, may mga kasamahan din tayo sa School of Oriental and African Studies sa lungsod ng London sa pamamagitan ng kanilang Kaagi Conference. At kahit yung mga kasama natin sa Hawaii na inorganisa ng University of Hawaii at Manoa, yung kanilang Folklore Studies Conference, yung UBUFOC Ad Finalig. At ito lamang, nakaraan na Oktubre, nagkameron din tayo ng pagkakataon na makilahok sa kauna-unahan na Philippine Studies Conference na inorganisa, kagaya nitong konferensya na to ng Polytechnic University of the Philippines. So nakasali tayo dito sa hugpungan bilang kalahok. At tutungo na tayo sa transformasyon ng MSCCA Creative Hub mula sa MSCCA Kalinangan at Sining. So ito ay resulta ng mahaba-haba na pagsasanay mula sa Museo Cordillera at sinuportahan ito ng Commission on Higher Education. At ito yung naging kinilabasan, Museum in Conceptualization. At gusto natin itong ilatag para sa konsiderasyon at posibleng kolaborasyon sa ating mga kasamahan dito sa ating rehiyon. So ang ating mission ay
makalinga at mapagyabong pa ang ating pag-unawa para magkameron tayo ng respeto sa pagkakilanlan, tradisyon at pamana ng mga taong taga-isla dito sa ating rehiyon ng Mimaropa at sa Timog Katagalugan bilang bahagi ng nagbabago na pambansang kultura. At ang ginawa doon sa tatlong antas na pagsasanay sa museo o pamamahala sa museo ay magkameron ng revisioning at tatukuyin ang ating pangunahin na komunidad na pinagsisilbihan at tingnan din kung ano yung mga pinapakita natin o iniisip natin magiging posisyon natin kung paano tayo lulugar o magpupuok at tinitingnan natin yung hinaharap na mayroong pagbabago at mayroong pag-asa sa mas sa better na normal o mas higit pa doon sa bagong kadawian. At ang ating mission ay binigyan natin ng tuon dahil tayo nasa tertiary education, nasa higher education. Tiningnan din natin kung ano ang ating papel sa ating probinsya, sa ating bayan, sa ating rehiyon. At makita din kung ano yung ating responsibilidad at ano yung pangunahin na rason kung bakit tayo patuloy na umiiral. At tinitingnan natin na sana ay mapakinabangan ito ng komunidad at hindi lang tayo makinabang sa kanila. So ang ating struktura ay meron tayong paaralan, pamantasan. Kasama natin ang iba pang pamantasan, kasama ang Romblon State University, ang Occidental Mindoro State College at ang Palawan State University na mayroong sentro ng wika at kultura at mayroon din museo at Palawan Studies. So magkakameron tayo ng physical na espasyo para ilagak ang collection ng museo na maaaring offline, online, tsaka pwedeng nasa ibang lugar din o offsite. At ganoon din, magkameron din tayo ng karagdagan pa doon sa ating collection sa museo na resulta ng inventaryo at mga pag-uulat kung ano ang kasalukuyan na kondisyon nito. At nawa ay magkameron tayo ng sapat na suporta para maitaguyod ang museo na to o ang creative hub na tinatatag natin sa pamamagitan ng parehong internal o panloob na pinansya at maging sa mga grants o panlabas na mga funding. So buti na lang at nakadalo tayo dito sa pagsasanay ng Museo Cordillera at nabigyan tayo ng pagkakataon na umabot to sa pangatlong at huli na yugto bago sila magsimula uli sa susunod. So natapos kami noong nakaraan lamang Setyembre at yan ay nasa website na ng Museo Cordillera itong Museo Management Training para sa mga higher education institutions. So bilang pangwakas, ito ang ating mga rekomendasyon sa MSCCA Creative Hub at ang ating mga kampiyon o ang ating mga inaasahan dito ay ang ating mga kinatawan sa iba't ibang pamantasan kagaya ni Dr. Sherwin Perlas ng Romblon, si Dr. Arnulfo Luna ng Villanueva ng Occidental Mindoro at sa Palawan naman si Dr. Sylvia Havares. At umaasa tayo ng buong suporta mula sa ating Commission on Higher Education sa rehiyon ng Mimaropa. At ang ating tunguhin ay maayos natin ang ating koleksyon at magkameron ng maitatampok sa ating mga exhibit at ginagawang pananaliksik at iba pang mga programa. So ang ating plano simula sa susunod na taon 2022 hanggang sa taon 2025 ay ito yung ating mga hatian. So ang inyo pong lingkod at ang ating mga kasamahan sa MSCCA may merong support staff at kung sino ang magsasagawa nito yung ating mga resident na grupo ng sayaw, ng dulaan, tsaka ng musika. And kailan tayo magsisimula? Nagsisimula na po tayo at sa katunayan ay sa noong nakaraan Nobyembre sa darating na Nobyembre 24 ay maglulunsad tayo ng ating Buknok Marinduque at dito tayo makakapagsimula ng formal.
So, kailan ito matatapos? So, actually, hindi siya matatapos. Continuing pa rin siya pagdating ng una at pangalawang quarter ng taon 2022. At ano mga resources? So, yan ang NBDB, National Book Development Board, ang FDCP o Film Development Council, at syempre yung local na pamalaan kung nasan tayo, at ang CHED sa rehiyon ng Mimaropa. So, ang ating estimate ng budget ay 2 million para masimulan at may pagpatuloy ito hanggang sa darating na taon kung kailan ay magdiriwang ang MSC ng 70 taon o 70 years at ganun din sa Bayan ng Buwak na 400 taon ng pagkakatatag. So ang expected na outcomes natin ay maitayo itong BookNook. So meron na po nito at itong FDCP na Cinematek ay hintay pa natin kung ano po ang resulta ng ating negosasyon. At magkameron po ng center exhibition space dito sa ating library. So titingnan natin kung ano yung mga bilang ng mga mungkahi, mga konseptong papel at kung gaano kaliit o gaano kalaki ang ating makukuha na suporta at makita natin kung ano yung mari pa makatulong sa atin na mga padron, yung mga manlilikha, mga artist na ating pagsisilbihan at kung sino ang ating mga manonood o makikinig dito. Yun ating mga audience. At sana ito ay mailagay sa publikasyon, sa regional o sa pambansang mga antas, kagaya ng komperensya na to. So ang ating progress report ay kada dalawang quarter, kung kaya ay buwan-buwan, tuwing Marso o Hunyo, o kaya naman kada tatlong buwan. So sa darating na ikatlo at ikaapat na quarter, pag September at December. So by quarter, ito yung natin ginagawa at aasahan natin ay nagkameron tayo ng capacity building para sa ating mga kasama sa MSCCA. At bago maghati ang taon, nagkameron tayo ng mid-year review at pagpaplano sa nalalabi ng buwan sa ating taon 2021. At ngayong pangatlong quarter, kung kailan nagsimula ang ating first semester, nagdiwang na tayo ng pambansang buwan ng wika, pambansang buwan ng kasaysayan. At nito nakaraan na Oktubre, nagdiwang din tayo ng mga museo at ng mga gallery. At ngayong buwan ng Nobyembre ay para naman sa mga silid aklatan at information services. At sa huling quarter ay sana magkameron tayo ng inaugural exhibit tungkol sa pagbabago ng MSC Kalinangan at Sining patungo sa MSCCA Creative Hub. At sa darating na 2022 ay sana magkameron na mas malaking physical storage doon sa Kapayang, sa Barangay Kapayang, Mugpog, Marinduque. At makagawa tayo ng exhibit pag natapos din ang cultural mapping at inventory ng Mugpog mula sa Maapog at sa salita na Mugpogenyo. At dahil dito makagawa tayo ng kwento o naratibo ng bayan ng Mugpog. At sa 2024 ay magkameron tayo ng mas malaki din na exhibition space sa Library and Learning Resource Center. At sa darating na 2025 o hindi abot ng 2025 ay makakapag-transition na rin tayo mula sa School of Arts and Trade papunta sa Marinduque State University. So ito na po yung itsura ng MSC Extramural Study Center na dyan na po yung unang palapag at dyan po matatagpuan yung ating BookNook Marinduque at kung papala rin po yung pangalawa, pangatlo o yung rooftop nitong Extramural Study Center ng MSC ay malagyan din ng Cinematek at ng museum o ng gallery. So yun lang, maraming salamat sa inyong attention at sa pakikinig.